Taong 1975 ay ipinalabas ang pelikulang Maynila sa mga kuko ng liwanag na itinuturing bilang isa sa greatest film of all time ng pelikulang Pilipino. Ito ay isa sa mga obra ng direktor at national artist na si Lino Broca. Mamaya ay pag-uusapan natin ang pelikulang ito, kung sino ang mga artistang gumanap, mga parangal na natanggap, at ano ang naging kaugnayan nito sa veteranong aktor na si Bembol Roco. Pero bago ang lahat, kung hilig mo ang mga video katulad nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. Si Bembol Roco ay isang batikan at veteranong aktor na lumabas sa napakaraming pelikula. Minsan din ay gumanap na kontrabida sa ilang mga pelikulang aksyon na higit na nakilala dahil sa kanyang kalbong itsura. Wala talagang hilig mag-artista si Bembol Roco at hindi niya ito pinangarap man lamang. Dahil ang kanyang gusto ay maging isang basketbolista na ang kanya kasing ama ay coach ng Mapua at Ateneo noon. Nagsimula ang lahat sa isang rehabilitation center kung saan siya nagtatrabaho bilang OIC noong 1972. Isang araw ay nagpunta sila ni Lino Broca, isang batikang direktor at national artist, upang kumuha ng permit para sa gagawing pelikula sa isa nilang rehabilitation center sa Cavite. Dito na rin siya nakilala at nakausap upang lumabas sa kanilang ginagawang pelikula. Hindi naman nagdalawang isip si Bembol Roco dahil sa laki ng kanyang kikitain dito. Natapos ang pelikula at naipalabas sa mga sinihan. Si Bembol Roco at anim pa ay naipakilala bilang mga bagong aktor pero maliliit na mga roles pa lamang ang ibinibigay sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagkakataon kay Bembol Roco na hindi niya alam kung tatanggapin ba niya o hindi. Dahil taong 1975 ay ginagawa nila direktor Lino Broca ang pelikulang Maynila sa mga kuko ng liwanag. Eksaktong naghahanap sila ng isang aktor na gaganap sa lead role o bida sa pelikulang ito. Isang malaking palaisipan sa produksyon ng pelikula kung kukuha ba sila ng veteranong aktor o baguhan na katulad ni Bembol Roco. Kanilang napagdesisyonan na kunin at sumugal kay Bembol Roco na isang pelikula pa lamang ang nagagawa at maliit na role pa lamang ang kanyang naging papel. Natakot rin si Bembol Roco sa pagtanggap ng pelikula dahil ang kanyang makakasama sa pelikula ay ang mga sikat na noon na sila Jay Ilagan, Hilda Coronel at Tommy Abuel. Natapos ang pelikula kahit na dumaan sa maraming pagsubok sa mga shooting. Ipinalabas ang pelikula ng dalawang beses sa mga sinihan. Una ay noong July 16, 1975 at ikalawa ay noong August 7, 2013. Masasabing isang tadhana ang nangyaring pagpasok ni Bembol Roco sa showbiz. Bilang isang baguhang artista, walang alam sa pag-arte at walang ideya kung ano ba ang isang artista, ay nabigyan ng napakalaking pagganap sa pelikula na agad-agad ay siya ang bida. Alam niyo bang ang pelikulang ito na Maynila sa mga kuko ng liwanag ay nagwagi ng 7 parangal? Kabilang ang pagkakapanalo ni Bembol Roco ng Best Actor sa FAMAS Award noong 1976. Nakuha rin ng pelikulang ito ang Best Picture, Best Director, Best Screenplay, Best Cinematography, Best Supporting Actor at iba pa. Ang Maynila sa mga kuko ng liwanag ay tinuturing na isa sa mga world's top 100 films of all time at 1,000 movies you must see before you die. Ang pelikula ring ito ay pinalabas sa 2013 Cannes Film Festival. Sa ngayon, ang pelikulang ito ay na-restore na o mas pinaganda at pinalinaw gamit ang makabagong teknolohiya upang mapreserba at mas marami pa ang makapanood. Gaano ba kahalaga ang pelikulang ito kay Bembol Roco at paano na lang kung hindi niya tinanggap ang proyektong ito noon? Dahil sa pelikulang Maynila sa mga kuko ng agila ay sumikat at nakilala si Bembol Roco sa apat na sulok ng showbiz. Naging daan ito upang dumami pa ang kanyang gagawing pelikula
kasama ang mga sikat na artista sa showbiz at naging daan upang magampanan rin ang iba pang role sa pelikula katulad ng pagiging komedyante at action star. Sa kasalukuyan ay mayroon ng mahigit 100 pelikula si Bembo Loroco sa loob ng 6 na dekada niya sa showbiz. Kabilang ang isa sa pinakapaborito kong pelikula ng mga batang yagit noong 1984. Ginampanan niya rito ang ama ng isa sa 4 na batang yagit na si Tom Tom. Paano naman kaya kung hindi tinanggap ni Bembo Loroco ang pelikula? Isa lang ang sagot ko dyan, kundi wala tayong isang mahusay na aktor na Bembo Loroco sa showbiz. Kung hindi man napili si Bembo Loroco noon, ay marami pa namang magagaling na aktor ang pwedeng gumanap sa pelikulang iyon. Magaling din talaga ang direktor na si Lino Broca, bagamat baguhan si Bembo Loroco, ay binigyan niya ng malaking pagkakataon at tiwala na nagbunga naman ng maganda. Hindi nakapagtataka kung bakit siya ang isa sa greatest Filipino director sa Philippine movies at kalaunan ay naging national artist. Si Bembo Loroco ay patunay lamang ng husay at galing na kailangang pamarisan at gawing inspirasyon ng mga bagong artista ngayon. Maraming mga bagong artista ngayon ang nare-reklamo ng mga veteranong artista dahil daw sa attitude, pagkabastos at pagiging unprofessional ng mga ito. Hindi katulad ni Bembo Loroco na galing ang ipinakita at ibinalik ang tiwala na ibinigay sa kanya. Si Bembo Loroco ay mayahanay sa mga pinakamagagaling na artista sa showbiz. May tuturing na haligi na rin ng pelikulang Pilipino dahil sa laki ng ambag nito sa industriya. Bagamat baguhang artista noon ay pinatunayan ng galing at husay upang maging best actor agad. Sana ay magkaroon pa ng maraming katulad ni Bembo Loroco sa showbiz. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.